Ayan, kamusta sa kalabasa sa inyong lahat? Excuse the pimple at saka yung something sa lips ko. Kasi kahapon, may kinakain kami ng mga bata na bagong luto. Yung hotdog yata ay may cheese. Siyempre, mainit pa. Pagkagat ko, diretso yung keso dyan. Kaya, ayan, oh, katakawan. No. Anyway, maganda yung panahon ngayon eh. Ano? Zero. Hindi malamig. Pero niyayakag ko itong mga bata. Sabi ko, labas tayo para makabili ako ng kahit ano lang. Tinapay. Kasi wala na kayong babawingin bukas. Ayaw naman nila kasing magkanin. Dahil mahirap daw kainin. Dahil wala rin naman silang microwave sa school. Ngayon, ginawa ko, nag-Instacart na lang ako. Kasi yun lang din naman ang bibilin ko. Tsaka sa Dalarama lang ako nag-order. Okay na rin kasi pagkasama mo rin naman silang mamimili, baka maparami din yung bibilin, lalo na yung mga snacks-snacks, alam mo naman yung mga yan. Tsaka sila na rin nagsabi, bukas na lang nanay, bukas ka na lang mamili para nasa school kami, o diba? Alam nilang ano eh, time ko rin sa sarili yun eh, kaya sabi nila, sige tomorrow na lang nanay. Hindi, sabi ko, okay, maganda, diba? Ayan yung dalawa sa baba. Hello guys! Hello. Siyempre dead ma, diba? Kasi busy sa nilalaro. Yun naman kasi talaga ang gusto nila eh, kaya ayaw lumabas, gusto maglaro ng computer. Oh no! Eh, sa bagay, pahinga-pahinga dito. Tsaka, nakaano naman na sila, nagawa na nila yung mga chores nila, kaya pinayagan ko na. Although hindi naman sila pwedeng magbabad ngayon at bukas ay may pasok. Dahil yun ang aming usapan. Pagka school days kita bukasan, no, walang, ano, walang screen time. Ano lang, yun ngayon, pag Sunday lang. Pero hindi rin yung, hindi pwedeng buong araw kasi mahirap din naman at ang mga mata, di ba? Ito lang naman yung binili ko sa Instacart at saka yung mga snacks nila dyan. Yun lang. Okay na rin nga kasi hindi na parami yung ating bibilhin. At least kung ano lang yung kailangan at saka yung konting kaano nila. Snack. Yun na. Tapos, nakaluto na rin ako ng tanghalian. Ano yan eh? Cauliflower na may bacon and yung lobster, imitation lobster, ganyan. Para siyang sushi bake, pero imbis na kanin, cauliflower yung nilagay ko. Tapos, maganda sana kung meron ako nung ano yun? Roasted seaweed, no? Pero sila siguro baka ulamin na lang nila yan sa kanin. Kasi ganyan naman yung mga yan. Kahit na, alam nyo na, parang kumbaga sa atin, diba, pansit inuulam sa kanin. Sila inuulam din nila kahit ano sa kanin. Kaya nakakatawa din paminsan. Tsaka hindi naman mapili sa mga pagkain to. Meron lang, although meron lang mga ibang gulay na hindi nila kinakain. Lalo na yung mga ampalaya-ampalaya. Although yung panganay ko kumakain ng ampalaya. Pero yung bunso. Anyway, syempre, mauuna ulit akong kumain sa kanila. Kasi, hindi pa ako kumakain. Sila, late na rin namang nag-almusal. Kaya baka mamaya pa yan, mga alauna, kakain. Ayan siya, oh. O, diba? Wala akong sriracha. Pero meron ako nitong hot pepper sauce. Lalagay ko dito kasi mas masarap siya pag maanghang-anghang. Ayan. Ito ang ating brunch. Kain tayo. Masarap pa siguro kung anong crunchy-crunchy. I'm saving up for the thing. I just need some more time. Joe, I'm sleeping. Oh, John's awake. Hi. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. How many star out of 10? Infinite. Infinite. Ikaw? Wow! 21. 10 lang, 21. Patawa. Ayayay. Siya, kumain na kayo. Okay. Ang
tumitingin sana ako ng iluluto na babaonin nila. Sabi ko, baka gusto nila magpasta. Dahil meron pa kaming shrimp dyan, kaya lang ayaw nila. So, gusto lang nila ng tinapay, kulang yung, wala na pala yung ano ko, wala na pala akong keso. Sabi ko nga sa inyo, diba kanina, yung binili ko lang is tinapay at saka yung ibang snacks nila. Kala ko marami pa yung keso ko, at saka yung palaman nila, wala na pala, bukas pa ako makakabili. Itong dalawang bagets, nagka-crave ng donuts. Kasi nung nakaraan na bumili kami, nandito yung mga friends nila, hindi daw sila nakakain. Kaya binilhan ko sila. Kaya, bumili na lang ako ng baon nila for tomorrow sa Tim Hortons para, bukas ko na lang gagawin yung kanilang babaonin sa susunod na araw na lang, di ba? Tapos, meron pa naman kaming, meron pa naman kaming leftover dun sa kaninang niluto ko na cauliflower. Kaya, yun na rin ang i-dinner namin. Ito yung binili ko sa Timis, isa na lang natira. Kumain na tong isang bagets na to. Masarap. Masarap yung donut. Kasi nga, bihira lang naman kumain tong dalawa ng ganyan. Kaya, usually, ang binibili ko lang yung animan o kaya yung Timbits. Kaya lang trip nila nung malalaking donut ngayon, kaya binili ko. Pero syempre, hindi mawawala ang ating kape. Ito yung binili ko sa kanila. Magkaiba pa sila ng gusto. Gusto ni Bunso, bacon and egg. Ang gusto ni Kuya, yung chicken craveables. Tapos yung meron pa silang apple. Pero bukas ko na ilalagay kasi nasa fridge. Hindi ka rin kasi makakapagpabaon sa kanila ng kung ano-anong snacks. Kasi maraming merong sa mga classmate nila nang may allergy sa peanuts. So, titignan mo rin yung mga ingredients nung ipinapabaon mong snacks ko. Meron ba siyang peanut kasi mahirap na. Yung iba kasi, di ba, parang mahawaan lang yung pagkain nila. Iba na yung epekto sa kanila. Siyempre, kung nag-iingat tayo sa mga anak natin, siyempre, lalo na yung mga parents na may mga allergy yung mga anak nila kasi mahirap din. Nalagyan ko to ng ice kasi yun ang sabi. Lagyan daw ng ice. Hindi kasi ako mas skincare talaga. Kasi nga, namimili yung mukha ko. Parang, imbis na umayon siya, parang mas lalong gumagrabe yung mga nasa mukha. Pag wala ko nilalagay, wala naman din masyadong tumutubong ganyan. Meron ako dating ilalagay na parang cream. Effective siya. Doon ko pa sa friend ko sa Kuwait kinukuha. Kaya lang, wala na silang ganun. Hindi ko lang kung na-discontinue na or anything like that. Kaya, wala pa ulit akong nahahanap na parang hiyang sa akin, ganun. Ngayon na lang ulit ako nagkaroon ng ganito kalaking pimple. Hindi ko alam kung bakit. Stress yarn. Stress sa taas ng bilihin. Ayun. Usually kasi pagka ganito, hinahayaan ko na lang siya. Kaya lang ngayon, parang naiirita ako sa kanya. Ang laki niya yun. Sobra. Parang ilang days na. Para siyang nunan. Haler. Haler. Gustong-gusto nilang dalawa yung YouTuber na yan. Si Preston tsaka. Ano pangalan yan? What's her name? Priya. Ang ingay ko daw sabi ng mga bagets. Hindi raw nila maintindihan yung pinapanood nila. Kaya pumasok ako dito sa kwarto. Hindi na ako makasingit sa TV. Kasi nga yung ibang gusto kong panoodin, hindi naman pwede sa kanila. Kumbaga, napapanood lang namin mag-asawa pagka nasa school sila o kaya pagka meron na silang ginagawang iba. Ganyan. So, naisip ko lang kasi matagal ko nang gustong gawin to. Yung makapagbasa ng mga libro kahit paunti-unti a day, ganyan. Kailangan ko siyang, kailangan ko siyang bigyan ng time kahit na 30 minutes a day lang. Kasi nakakadagdag rin siya ng knowledge, diba? Sakto, nakita ko to. So, babasahin ko siya. Nabasa ko na to dati kasi matagal na yun eh. Ngayon na lang ulit kasi ako nagtatry na magbasa dahil sumasakit ang mata kong magbasa sa cellphone or sa mga laptop, ganyan. Lalo na pagkawalahan namang masyadong kausap, ganyan. Ang hirap din ng laging nasa cellphone. Nakakamiss din yung pag nandyan tayo sa Pilipinas na paglabas mo, may makakausap ka anytime, ganyan. Paglabas mo, kakilala mo halos yung mga kapitbahay mo. Dito ang kakilala ko lang talaga yung mga kalapitbahay ko lang eh. Tapos,
yung the rest yung mga nanay lang na nakikita ko sa pag sinusundo ko yung mga bata. Yun lang yung interaction ko. Tsaka yun minsan, pagka nagpa-part-time ako, pero syempre, hindi naman ganun katagal yun, di ba? So, syempre, habang jumujonda, alam nyo na lahat na, yan, nakikimakakalimutin. Dapat mahasa ulit yung utak. Anyway, yun lang. Ito na lang muna siguro yung gagawin ko. Babasahin ko muna to. Tapos, kakain ng dinner. Yan. Grabe, ang ganda ng ano, oh, ng sky, oh. Nakikita nyo ba yan? Sabi nila, pagkaganyan daw ang sky, ibig sabihin, maganda daw yung panahon sa mga susunod na araw. Pero pag nagpakita yung ganyang sky sa umaga, ibig sabihin palamig. So, ibig sabihin, maganda magiging weather namin this week.